Naisip ko lang, ano kaya kung yung paborito mong ulam, gagawin na ating sauce ng pasta? Naisip nyo ba na minsan, paghaluin yung pasta at saka yung paborito nyong ulam? Kaya ng adobo macaroni? O kare-kare spaghetti? Dinuguan fettuccine? O yung gagawin ko mamaya, Bicol Express at spaghetti. Combine natin. So para magawa yan, eto muna ang mga sangkap. Baboy, kabute, at gata. Wala tayong pressed coconut milk, kaya sipin yung gata muna yung gagamitin natin. Milk powder. Na coconut powder pala. Visit. Pasta of your choice. Siling berde at siling pula. Note, parehas silang manghang. Baguio beans. Pero hindi galing sa Baguio. Nang galing sa India malamang. So, India beans. Yung gagawin kong video mamaya, inspired yan dun sa kinakain ko nung bata ako. Alam mo, nung bata ako, kumakain ako ng pansit, tapos ang ginagawa ng aking ina, sinasabawan siya ng dinuguan. Weirdo, pero masarap eh. Pagkatapos, lulutuin na natin ang pasta. Tingnan ang pakete kung ilang minuto dapat lutuin ang mga ito. Pero in this case, lulutuin natin ang mga pasta ng mas medyo hilaw ng konti. Dahil mamaya sa bandang huli, meron pa yung tinatawag na carryover cooking. So in the end, maluluto pa talaga natin ng maayos tong mga pasta na to. And then, prinito na natin sa sariling mantika yung karne ng baboy. Mas maganda itong proseso na ito para magkaroon ng browning at para na rin lumabas yung sariling mantika. Yung mantika na yan ang ating pagkigisahan ng ating mga susunod na sangkap. Pagkatapos ng saglit na pagigisa, isusunod na natin yung bagoong alamang. Nako mga kabatang, sobrang bango. Dito pa lang sa ginigisa na to, sold na ako. Maraming kanin na yung madadali ko dito. And then isusunod na natin yung ating paboritong pampalasa, ginisa mix. Baka naman. Ilalagay na natin yung isang buong pakete. Ilang saglit pa, isusunod na natin si Tiyo Gata. Si Tiyo Gata, yung kapatid na bunso ni Kakang Gata. And then, ang star ingredients of the day, isang damukal na sili. Ang sarap. Lame kayo! Okay kayo!
Then, yung mga kabuti, isunod mo na rin. Ayun, kulay pula, kulay berde, tiyak na hirul sa hanghang ang kakain na rin. And then, isunod mo na yung Baguio beans na hindi naman talaga nanggaling sa Baguio, kundi nanggaling lang sa India. Malapit na tayong matapos, so kukuha lang ako ng konting sahog para sa toppings mamaya. And lastly, pahinain na nga po at ishoot na sa kawali ang ating mga nilutong pasta kanina. Haluhaluin, haluhaluin hanggang sa mag-incorporate ng gusto yung ating Bicol Express sauce sa lahat ng mga pasta. May nakalimutan ako eh. Abot pa. Yan, ito. Paminta. Kalimutan mo maglagay kanina. Tanga-tanga eh. Kung ano nung iniisip eh. Yan. At pagkatapos maihabol ang paminta, sa tingin ko, tayo ay tapos na. Oh, ano? Lasa ko eh. Pwede na rin. Ito na yung pinakahihintay kong part ng vlog. Magkakainan na tayo. Ang sarap. Ang hanghang. Asya nga pala mga kabataan, kung nagustuhan niyo yung video natin kanina, comment lang kayo sa baba. Comment nyo rin kung gusto niyo pang ituloy natin itong ating mga ginagawang kalokohan to. Kung gusto niyo mag-create pa tayo ng dish, yung parehas din, yung paborito mong ulam plus yung pasta. Malay mo, next time gawa naman tayo ng adobo fettuccine. At saka kung hindi pa kayo nakasubscribe, aba edi mag-subscribe naman na kayo. Pakakawa nyo na. Tulong nyo na sa hampas lupa. Pasubscribe naman ang isa dyan. And kung nag-subscribe ka na din lang, pindutin na rin yung notification bell para updated ka kung mag-upload ako ng bagong video. Hanggang sa muli, ito ang iyong Kuya Batang. Nagsasabing, mag-subscribe.